Hello, hello, hello. Welcome back po ulit sa ating channel. At dito sa video pong ito ay ipapakita natin kung paano po mag-refill ng nail extensions. Okay, unang-una po natin gagawin, syempre magpupush po na tayo ng cuticle at lilinisin yung cuticle. Okay, so may iba pa po akong video kung paano po mag-prep ng ating nails. Magni-nail prep pa rin at meron akong video kung paano po ini-nail prep. Ngayon makikita nyo kung gaano kalayo po yung kanyang nail extension sa ating cuticle. Ayan. So, makukumpara natin yan mamaya. So, yun, sisimulan na natin. Dapat malinis na malinis yung ating cuticle, no? Para madikit yung ating nail extensions na gagawin o i-refill natin. Pagkatapos yung nail prep, mag-dehydrate ng ating nail at maglagay ng nail primer. Ayun. So, dalawang beses maglalagay ng nail primer. Pagkatapos ng unang paglalagay, mag-antay ng mga siguro mga 10 to 20 seconds bago mo lagyan ulit ng nail primer. So, dun lamang ilalagay sa yung nail bed mo. Hindi na kailangan dun sa extensions. Ngayon dito sa part na to, ang nilalagay ko naman ay base coat na. So, dahan-dahan na hindi siya masasagi doon sa ating balat talaga doon sa cuticle. Kasi para maiwasan yung ating lifting. So, dito sa part na to, nakita nyo na tinungo ko lang yung daliri para kusang bababa yung kanyang extension. Yun. So, siya na yung mag-shape kusa, ba? Diba? So, let the gravity do its thing. Char. So, ayan. Pat-pat lang. Kukunting ano lang, brush-brush lang ng inyong brush para maayos yung shape ng inyong extensions. Ayan. So makikita nyo yung shape niya kanina kumpara sa ngayon, iba na, di ba? So naging maganda na yung shape niya. Yung apex tsaka dung papunta dun sa free edge, maganda na yung shape niya. Tsaka yung shape na yan, ano talaga siya, matibay yan. At makikita nyo naman, i-compare mo dyan sa hinduturo ko, malayong malayo yung extensions niya. Wala pang refill yan. Yung isa, ayan, maganda na yung shape niya. So, tama lang yan. Kukunting shaping na lang yung gagawin natin. So, ngayon, gagamit na tayo ng manual na nail file. So, ayan. Uunahin ko muna yung sa may gilid. Dapat naka-align siya. Yung straight na straight. Simula dun sa inyong natural na finger, I mean fingernail, yeah, tama. So, ayun, si-shape mo siyang ganyan kung anong shape ang gusto mo. Tapos, yung side niya, kailangan ifa-file mo siya para courting letter C, ganyan. So, tingnan mo siya, ipo-point mo siyang ganyan, iharap sa inyo para makita mo kung ano yung shape niya, hindi ba siya nakatagilid, hindi ba siya, ano ba siya, tama ba yung pagka-letter C niya, ganyan, yung kurba niya, ganun. Tapos, gagamit ka ng e-file, igaganyan mo siya sa pag-drill, paharap sa iyo, para maayos yung pag-shape mo ng iyong nail extensions, ganyan. So, makikita mong ganyan kapag naka-point sa inyo yung iyong nail extension. So, dahan-dahan, na ifa-file mo siya. Tapos, dun sa ibabaw naman, makikita mo naman yan. Kasi, isa side mo siya. Titingnan mo siya sa side view kung maayos ba yung shaping niya. Wala bang bako-bako? Wala bang nakaumbok? Ganon. So, dapat, importante, dun sa may free edge, ganyan, makikita nyo, dapat manipis din siya. Para naman, syempre, hindi pangit tingnan, di ba? Tsaka yung kapag na kumukuha ka ng mga susi or coins, mas madali sa iyo. Tapos kung kumakamot ka, syempre, 'di ba? Mararamdaman mo pa rin yung kamot mo. So ngayon, dito sa part na 'to, nagba-buff tayo. Buffing pa lang tawag dito. So, marami akong videos na sinasabi ko buffering. Iba 'yun ah. So, shape-shape ka lang hanggang sa maging kontento ka sa itsura ng iyong nails, ganyan. So, ngayon dito sa part na 'to, parang kontento na yata ako kaya brinash off ko na yung mga dust. So, gamit ko alcohol. So, ayan, malinis na. So, nilagyan na natin ng polish. Mas klaro ninyo kung malalagyan ng polish, mas klaro ninyo yung shape ng inyong nail. Kaya, lalagyan natin ng polish. Ayun. So, syempre, dahan-dahan. Ganyan din yung proper na way na pag-apply ng polish.
itutulak-tulak mo siya dun sa my cuticle part para maayos at hindi siya sasagi dun sa inyong cuticle. At dahan-dahan mong gagawin yon. Tapos, i-cure mo na siya ng 120 seconds. Diba? Maganda yung shape niya, diba? Tapos, ito sa part na to naman, top coat na tayo. Ganun ba rin yung top coat? Tutulak-tulak ng konti ng ganyan. Dahan-dahan. Tapos, paddle ka pababa. Ayan. So, slight lang yung movements mo. Hindi masyado yung ano. Kasi mawawala yung product kapag sobra-sobra naman yung pag diniinan mo masyado, di ba? Ganun. So, tama lang. Ganun. So, thank you so much for watching, everyone. I hope to see you again soon.